Hello mga kasari, magandang hapon po sa inyong lahat na nanonood ngayon. Today is Monday, pero ang Monday ko ngayon ay hindi masyadong busy. So, ang date po ngayon ay July 1. So, hindi ako guys naghakot day kay Pure Gold. Okay lang yon dahil madami pa naman tayong stocks. And yung mga sabon-sabon naman natin, I think yun yung mga naka 10% discount. Madami pa guys, medyo madami akong na-order nung Friday at na-deliver nung Saturday. So, ngayong Monday guys, meron tayong dumating na delivery. Isa lang. In-expect ko meron pang isa kaso hanggang ngayon ay hindi pa nababasa. Nung isang araw pa ako nag-order, nag-chat ulit ako ngayon kaso hindi pa nasisin. So, baka hindi dumating yung delivery na yon from NSD Trading. Ngayon guys, dumating yung ahente po natin ng Red Horse at dapat kukuha po ko ng 500 ml na Red Horse kaso out of stock po sa kanila. Medyo kumakate yung aking lalamunan mga kasari. So, ang nakuha ko lang po ngayong araw ng Monday is yung litro na Red Horse. Dalawang case lang guys kasi yun lang naman yung available dito na bote. Yung walang laman. So, ang puhunan pa rin po ng Red Horse litro dito, ang isang case ay 575. Ang bentahan ko po kada isang bottle or kada isang litro ng Red Horse na malaki ay 115, 'di ba? Nag-isip pa. Inisip ko kasi guys, yung isang litro tapos sinabi ko pa rin na malaki, 'di ba? Na doble. So, ang total ng pinagbayaran ko dun sa dalawang case ng Red Horse na malaki ay 1,150. Kapag wala guys, bote plus 5 ako para sa deposito. Dapat nga 6 pesos eh, kasi sa iba nating kasari 6 pesos. Pero, ayun, 5 pesos na lang. So, additional 5 pesos magiging 120 pesos. Kagabi, may bumili sa akin guys. Yun yung kahalagahan na tayo ay nagde-deposito kasi walang dalang bote. So, ang siningil ko is 120. Hindi naman nagtanong ng presyo. So, okay lang yun kahit hindi isauli. Hindi tayo mamumproblema mga kasari, di ba? Lalo na kung hindi natin lalagyan ng deposito tapos hindi isasauli, dun tayo mamumproblema. Kaya automatic plus 5 tayo sa mga bote kapag may bumili at walang dalang bote. So, yun guys, ang pinaka-advice ko po sa inyo. So, ngayong araw na to mga kasari, update lang sa ating GCash ngayong araw ng Monday. Hindi ko alam kung bakit napaka-lakas ngayong araw na to. Simula nung ako'y nag-open, nag-start yung transaction natin guys sa GCash. Kaya mahalaga guys na may record book tayo sa GCash eh. Nalalaman din natin kung anong oras ba talaga malakas. So, nag-start yung ating first transaction sa GCash ng 5:54 a.m. Alas 6 meron din. Alas 8 lang walang transact. So, yung transaction natin ngayon guys sa GCash as of 2:45 p.m. ngayong hapon ay naka 24 transaction na po tayo. Ganun po kadami ang nag-GCash ngayong araw. So, nakakapagtaka lang mga kasari pero ayun, blessing po yan. Kasi minsan talaga napakatumal ng GCash. So, ang in-demand ngayon na transaction is cash in, cash out. Yan, cash in at cash out. Pero, ang pinakamarami po is cash in. Meron pong nagpa-cash in ng 7,000. Panalo na daw kasi sa sabong. Parang may ano yata guys, ewan ko kung anong meron dito sa sabungan. Ang daming nagsasabong ngayong araw. Meron nga nang hingi pa ng karton kasi baka daw abutin sila na madaling araw. Higaan daw nila. So, meron nag-transact ng 1,000. Ilan yun guys na 1,000? Merong 300, may 200, tapos may 700, merong 2,000 plus, 1,000 plus. Ganun guys kadami. Tapos yun sa load, in demand yung mga tagpi-50 pesos, yan. Yung mga giga video, ganyan, mga regular load na 200, ganyan, 300. So, yan guys ang in demand. Sa 24 transaction na yun, ang sa load lang ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 transaction sa load. So, ayun po, yung pinaka-last transaction natin, ngayon lang, bago ako mag-start mag-vlog, 2:35 p.m. So, 10 minutes lang yung nakakalipas, ay nagbayad naman po ng tubig, bill sa tubig, na 554. So, yung sa halagang 554, ang pinaka-charge ko po doon ay 15 pesos. Tapos, may kaltas po yun doon sa
dun sa kanila ng 10 pesos dun sa water ano namin. So yun po mga kasari, at yung mga ganitong pagkakataon, mahalaga talaga na may laman at meron din tayong cash on hand mga kasari sa ating GCash. Kasi ayun, tulad kanina, kung hindi kami nag-cash in ng maaga, sayang yung mga magpapa-cash in, 'di ba? Merong 7,000. Magkano yung charge sa 7,000? 140 pesos na linis na kita na. Plus yung iba pang transaction mga kasari, kaya medyo malaki-laki na yung tubo natin dito sa ating cash box. So, natutuwa ko guys kapag maraming transaction sa GCash, kasi mabilis lang ang kitaan sa GCash mga kasari, basta sunod-sunod yung nagka-cash in at cash out, basta may hawak po kayong pera. Kung limited naman po, talagang ang hirap, marami kang matatanggihan, kasi danas ko po yan mga kasari everyday. Ngayon lang po talaga may laman talaga ang GCash, kasi paikot-ikot lang po siya. May magka-cash in, may magka-cash out. Pabalik-balik lang po yung pera sa cellphone at sa kaha. So, mahalaga po talaga na may laman, lalo na kapag ganyan na maraming nagsasabong talaga mga kasari. Kanina nga, ang dami pa naghahanap mga kasari ng sterilize, kasi tinanong ko yung isang naghanap, siguro mga 5 lalaki yung naghanap, iba't iba. Iahalo daw nila sa patuka ng manok. Ewan ko, siguro pampa-energy ng manok para malakas pumalo, ganyan. So, ayun lang ang wala. Wala akong stocks ngayon ng sterilize, kaya pumupunta sa ibang tindahan, parang wala pa silang nabili. Kasi guys, matumal dito ang sterilize. Bihira lang, aabutan ng expiration kapag walang naghanap. Kaya kapag bumibili ako noon, 2-3 peraso lang. Eh ngayon, nasaktuhan. May stocks naman ako noon palagi. Kaso kapag diba nauubos, nakakalimutan na natin mag-order. Kaya yun guys, yung kamalian. Dapat kapag isa na lang yung natitira, mag-order ka na agad or bumili ka na agad. Pero yun guys, nabibili ko lang yun sa Pure Gold. At ayun nga, balik tayo sa ating GCash update. Ayun nga, napaka nakakatuwa bilang isang tindera na, lalo na guys kapag may magka-cash in or cash out ng mga malalaki, andyan yung kahit nga 1K lang eh, kasi instant 20 pesos na yun, talagang nakakatuwa. Kahit ngayon mga 300, 500, may 10 piso na din tayo, diba mga kasari? Kaya mahalaga talaga na hindi tayo magpawala. Kaso lang minsan, diba, nagagamit natin yung pera ng ating GCash sa pambayad ng delivery, hindi natin nababalik agad kasi nga, yung sales ng ating tindahan ay medyo maliit, matumal. So, talagang ang laking hatak sa customer mga kasari ng GCash. Kaya kung kayo ay nangangamba, talagang mag-ingat lang po kayo sa bawat transaction at maging alerto. Maganda po talaga na magdagdag po tayo ng GCash sa ating tindahan. Ito pong gamit ko na GCash, personal account ko po yan. So talagang iniingatan ko po yan every transaction, kaya na rin ako ng record book para mas lalong protektado yung GCash ko. So ayun mga kasari, tulad kanina may nag-send ng 1K. So yun naman, nagsabi na magka-cash out, babalik na lang daw siya kapag na-send na sa akin. So ang ginawa ko, sinulat ko agad dito, pero hindi ko pinirmahan ganyan. Pinapirmahan ko doon sa lalaki, kaso mali naman yung pwesto ng pinirmahan. Chinikan ko na nga kanina guys kung saan yung pipirmahan. Sa iba pa rin tinapat, dun sa walang nakasulat na number. Pero okay na rin yun guys, ginaya ko na lang yung pirma niya dun sa tapat ng kanyang numero. So ayun, mahalaga talaga guys na nagaganon tayo. Lalagyan din natin ng date and time, tapos papapirmahan natin, lalo na kapag cash out and cash in. Mahalaga talaga yun. Nasabi ko nga to kay partner na mag-ano ko guys ng record book. Sabi niya, bakit ko daw sinama yung sa load. Sabi ko, okay na rin yan para nakikita natin kung nakakailang transaction ba tayo everyday. Ganun, pumayag na rin siya. So, ayun guys. Yung transaction natin ngayong araw, ito ay another page na. Ano yun? Na? Camel? Ito. Wala na? So, meron lang bumili na bata guys. 4 na camel. Pansin nyo, naka ganito guys. Garapon yung aking camel. Dahil
Sobrang mabenta to. Kada may bibili na sigarilyo, Camel ang hanap. Kaya inilalagay ko na guys sa garapon para mabilis nang i-open. So ayan, mamaya sasalinan ko ulit to. Siguro nakakatatlong salin ako dito guys sa maghapon. Ganon kalakas ang Camel. Tapos minsan sa isang salinan, tatlong kaha, dalawang kaha na yung pinakamababa. So ito yung transaction natin ngayong araw na to. Nag-start po siya dito. Dito sa kamay kong to pababa. Hanggang dito po sa next page. Ayan. Ito, lahat to July 1 na to guys. Lahat to July 1. Plus yung unang pinakita ko. Ganyan na nga guys, kadami yung transaction. Kaya talagang tuwan-tuwa ako ngayong araw na to. Diba, sino ba namang hindi matutuwan na tindera kapag ganyan, diba, yung blessing. Diba, kahit matumal, sabihin na natin ng tindahan, ay malakas naman yung ating GCash. Diba, mga kasari? So, magdagdag na rin po kayo ng GCash sa inyong sari-sari store. Meron nga guys, kahit walang tindahan, merong GCash sa kanilang ano, nakapaskill lang. Cash in, cash out, GCash, available, ganyan, load. So, ayun, pwedeng-pwede yun, mga kasari, kahit personal account. So, yun lang naman guys ang update ko sa inyo dito sa Sari Sari Store. Update natin sa GCash and update natin sa presyo ng alak, yung dalawang case na dineliver po sa akin ng ahente ko ng Red Horse. So, yung mga Red Horse, mga kasari, ay nandun sa labas. Ayan, yung dalawang case na makikita nyo, ayan. So, dito ko na rin tatapusin, mga kasari, ang aking vlog. Thank you so much for watching and happy selling po sa inyong lahat. Bye, guys!